Kumusta mga lalabs? Welcome back to my channel. Ako po ang inyong lalabs, ako si Mera, Home Chef, yay! Mga lalabs, today gulay naman tayo. So, ayan, madali lang, simple lang. So, yung halo-halong gulay, magluluto tayo mga lalabs ng Pinakbet. Yan, Pinakbet with hipon. So, ayan, at una nagisa ako ng sibuyas, bawang. So, sautay ko lang itong aking garlic and onions. And, sunod ko yung kamatis. Dalawang peraso kamatis lang yung ginamit ko rito. And, yung aking hipon. Ayan. So, yung hipon, binalatan ko lang. And, tinagal ko yung matigas na shell dun sa ulo. Hindi ko masyadong tinanggal yung ulo kasi andun yung lasa ng ating hipon. So, ayan. Gigisa ko lang siya ng konti dito and hindi ko siya masyadong lulutuin kasi isasabay ko siya sa pagluluto ng gulay. Yung ating gulay naman, madali siyang maluto. 8 minutes, 10 minutes, luto na yung ating gulay. So, next, lalagay ako na seasoning, konting salt. So, halo lang din. So, ayan, hindi natin masyado luluto yung ating hipon para hindi siya ma-overcook at ilalagay ko na yung aking sitaw. Yung ating sitaw, naluluto siya ng 8 minutes. Mga lalabs, pasensya na kayo sa ingay. So, alam naman natin na almost 2 weeks na nag-uulan. Yung ulan ay ulan tigil. So, maingay talaga yung aking mga background kahit doon sa aking vlog nung tikoy. So, ayan mga lalabas, at inilagay ko na rin yung aking kalabasa and talong. So, pagsasabay-sabay na natin to kasi sila yung medyo same-same na proseso ng oras ng luto. So, ayan, sabay-sabay na yan and tatakpan ko lang muna siya ng 5 minutes. And after 5 minutes, ito na. So, haluin lang din natin ulit. So, nagkaroon siya ng sabaw, gawa nung moist nung ating tinakpan ng kawali. And yung gulay naman ay may sarili siyang katas. So dito hindi ako maglalagay ng sabaw mga lalabs. Sariling katas ng gulay yung aking gagamitin. Lalagyan ko rin siya ng konti lang na alamang. Yan yung gagamitin kong pampalasa. And kanina gumamit na rin naman ako ng salt and seasoning. So yun na lang. And nilagyan ko na lang siya ng black pepper. So, ayan. Yan yung alamang yung magdadagdag ng lasa dito sa ating Pinakbet. So, haluin ko lang din para kumalat yung ating alamang. At ilalagay ko na yung aking ampalaya and ang aking okra. So, madadaling maluto yung mga yan. At sa ampalaya, ayoko yung masyadong labog na labog kasi kapag labog ang ampalaya, mga lalabs, wala na siyang lasa. So, ayan. And ang okra, madali lang yan lutuin. Patuloy yan sa sinaing lutuin. So, ayan. Haluin ko lang din. And tatakpan ko lang din to ng mga another 5 minutes pa. Medium lang din yung apoy ko eh. So, ayan. Takpan ko lang to ng 5 minutes. And wala. Ito na ulit after 5 minutes. So, haluin lang din natin. Para yung lasa nung nasa ilalim natin mga gulay ay mapunta sa ibabaw. And may takip naman siya. So, magpapantay naman yung luto ng ating gulay. So, ayan, nakita nyo mga lalabs. Hindi ko siya sinabawan, pero nagkaroon siya ng sabaw. Yan yung katas ng ating mga gulay. So, medyo parang konti pa. Ayan. And, tinakpan ko lang siya ng mga 2 minutes pa kasi medyo yung aking kalabasa ay hindi pa ganun kalambot. So, pero ito luto na siya. And, ayoko rin naman ang nagkakadurog-durog na yung ating mga gulay. So, ito mga lalabs, luto na yung ating Pinakbet with hipon. So, ilalagay ko na lang to sa isang lagayan para ready to serve. O, diba? Ayan, yung ating mga gulay medyo may lutong pa. Gusto ko sa sitaw, medyo malutong pa siya. At pati yung okra. So, ayan. Hipon lang yung ating ginamit na pagsahog. At ilalagay na lang natin siya sa isang lagayan. So, ayan. Masarap din to mga lalabs kung mayroon tayong pritong isda.
So, pritong galunggong. Naku, ang sarap yung partner nun. So, ito mga lalaps at luto na yung aking pinakbet with hipon. Salamat mga lalaps sa pagsama nyo po ulit dito sa aking kusina. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless! See you on my next video!